Member KBP, oras! Eksakto, en punto. Alas 6:02. Humahataw! Humahagupit! Lumalatay na komentaryo sa himpapawid! 2x2! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2! Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2! Ipinakilala na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bubuo sa senatorial lineup ng administrasyon sa 2025 midterm elections na binibigyan din ng kahalagahan ng pagkakaisa, pagtutulungan sa pagtugon sa mga hamon ng modernong panahon. Sa kanyang talumpati, tinawag ng Pangulo na alyansa para sa bagong Pilipinas na isang kilusan ng bayan na naglalayon daw iangat ang bansa ng may pagkakaisa at pinalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan. Kasama sa senatorial slate ng Powerhouse Alliance ang dalawa sa mga naging kalaban ni BBM noong 2022 presidential elections. Sila po ay kinilalang sina dating senador Ping Lacson at dating senador Manny Pacquiao. Ang lineup ay binubuo ng 5 re-electionist senators, 3 dating senador, 2 kongresista, isang mayor at isang miyembro ng gabinete. Parang blind item to. Ah. Tanging ang kapatid ng Pangulong Marcos na si Senator Aimee Marcos ang hindi nakadalo. Bakit kaya? Dahil abala na raw sa pangangampanya. Campaign period na ba? Di pa. Abala na raw sa pangangampanya sa mga lalawigan. Mother, totoo bang ito ang dahilan? Baka naman na sinabi ba? Mapasama si Aimee dito. Ha? Sino nagsabi? Si presidente mismo nagsabi? Na nangangampanya. Na nangangampanya na yung kapatid niya? Aba naman, parang hinuhulog naman na. Issue ng bayan, katotohanan, 2x2! Pag maitim ang balat, magtago ka na, 2x2! Si Jerry at si Anthony, narito na, 2x2! Hahataw ng todo, urado. Ang katotohanan, dala nila 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka 2x2. Hataw ng gusto ton, umasa ka 2x2. Ang mga kumpatsyero ng bayan, Katunying at Kajerry, 2x2. Hi, hi, hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Totoong Friday na ho ito, ha? Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Baga hindi pa rin kayo maniwala. At sabihin na naman ninyong, Friday, hindi pa naman Friday. Sa Amerika, hindi pa Friday. Tsaka sa lugar nila, Professor Alex Barros. Sa Canada. Sa Vancouver, Canada. Nauna tayo. Mahuhuli ba naman tayo? 16 hours yata tayong nauna. Time difference. Kumusta ho kayo? Nasubaybayan nyo ho ba itong mga bubuo sa senatorial ticket ng administrasyon?
So si Senator Amy lang ang hindi nakarating kahapon sa PICC. Oo. Ayun. Kahapon eh may blind item pa doon sa pang-12 pero yun eh nasagot mo na kumbatsero sa akin nung tanongin kita kung si Senator Ping Lacson ba ay ayos na. Dahil nung una eh wala pa talaga sa listahan si Senator Ping. Sabi mo inilakad ni Tito Sen, mahusay na isa ring senador. Eh kasi napakanta si Tito Sen mula apari hanggang hulo. Ayun, no? So yan nako. May tatapat kayang kabilang ticket naman na galing sa oposisyon. Makakabuo din kaya siya ng Magic 12 ni Engineer Tony Nanggel. Engineer Tony Nanggel ang alam natin sa kabila. Ang tinutukoy kong kabila ay yung PDP laban na nasa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Merong siguradong tatlo. May tatlo. Oo, nandoon si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, ayan. At itong si Philip Salvador. Si Ipe. Tapos ay hindi ko lang alam kung merong Sara, di ba? May hugpong. Oo, kung may mga balibalitang ganun eh, di ba? Na si VP Sara ay baka tumakbong senador. Senador, oo. At syempre, di ba si VP Sara din naman ang nagsabi na with certainty. Oo. Naalala mo, dati sabi niya, tatakbong senador ang kanyang mga kapatid. Sina Mayor Baste, Congressman Pulong, at mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya nagsabi noon, hindi naman natin maiisip yun kung bagamat hindi niya sinabi yun. Bagamat may denial doon sa ibang mga, sa isang kapamilya nila mismo. Pero kung tutuloy silang lahat, pwede kaya yun. Hindi naman siguro mangyayari yun na lahat sila tatakbong senador. Kaya nga yun agad ang reaksyon natin nun. Baka naman hindi. Baka naman hindi. Pinapalutang lang. Kaya naman baka naman nagjo-joke lang. Bakit? Kami ba yung mga tulfo? Sasabihin na... Well, that's a very good observation, kumbachero. Sa tulfo, ilan ba ang tatakbo na senador? Senador ngayon si Senator Rafi Tulfo. Si Idol. Si Sir Rafi. Erwin. Si Erwin, ayun nga, kasama siya sa... Kasama siya sa administration ticket. At itong si Bitag, si Ben Tulfo. Sabi ni Alex Erasque, tuloy na tuloy din daw. Nagdeklara na yata eh. Ayun. Eto ho, yung 12, nakataas ang kanilang mga kamay. Nakalagay sa likod nila yung Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Wala ba tayong picture dyan, Mother? Maipakita man lang natin. Yung nakataas ang kamay nilang gano'n, no? At nasa gitna nila si BBM. Nasa dulong kanan, si Makati, Mayor Abby Binay. Ayun. Sabi niya, ayan yung Abby Better. Ayan, Tapos ay nasa kanan niya, nakahawak sa kamay niya, si Senator Ping Lacson. Tapos si sino ba ire? Si Birthday Boy ba ire? Si Birthday Boy Bong Revilla. Bong Revilla. Bong Revilla. Tapos nasa kanan naman ni Bong Revilla si Senator Tol. Tol Tolentino. Tol Tolentino. Si Tol Tolentino ba anong partido talaga dati? Nasa PDP si Tol, di ba? Sa PDP pero kumalas siya. Ka-line up siya dati nila Senator Bato at Senator Bongo. Ayan. Ito pinapakita na natin ho ngayon sa RH Television. Tama ka ang kahawak kamay ni Senator Bong Revilla. Sa kanyang kanan ay si Tol Tolentino. So sunod ay si Camille. Ayos na nag-i-RH TV. Hinihinto. Kagaling. Yung mga tirada, RH TV natin. Tapos yan. Sasabihin ko ulit, Abby Binay. Nawala. Masyado mo. Binibigla naman. Binibigla mo naman yung ko lang, RH TV. Ano ba, paring at kaya mo ba yan? Basta tapos, ayun na, si Pangulong Bongbong Marcos na yung nakatayo na yun. At sa tabi ng Pangulo, si Erwin. Erwin Tulfo. Ayan, ha? Tapos andun na si Tito Sen. Si Tito Sen. Ayan, nakapulang-pulang-pula. Pulang-pula. Katabi ni Tito Sen si Manny Pacquiao. Tan-tananan, tsananan, tsananan.
Katabi ni nasa kanan ni Manny Pacquiao si Supremo. Supremo. Mm-hmm. Lito Lapid. Lito Lapid. Nakapulang-pula din. Parang pareho sila ng damit ni Tito Sen. Tito Sen. Oo nga, no? Oo, parang pareho, ano? Mm-hmm. Tapos si Senator Pia Cayetano. Yan. At siyempre, ang nasa dulong kaliwa yan ay si DILG Secretary Benhur Abalos. Benhur Abalos. Eh paano ito? Kailangan siyang mag-resign. Yes, automatic 'yun. Actually, kumbachero, sabi nga ni Chairman George Garcia. Matalas 'to eh. And sabi niya, kahit di ka pa mag-resign, once you file your certificate of candidacy, you are deemed resigned. Ayan. Kapag ikaw ay appointive official. Pag sinabi ni chairman, hindi mababalik. Yun na yun. Ayan. So yan, naku, talaga namang election fever na naman. Marami na naman ang magkakahanap buhay. Ayun naman ang maganda. Pero ito tinatanong ni Kuya Director Mario Malyari ng DSUD. Tinatanong ni Baylon ngayon na napaka maurirat. Gano daw ba kahalaga yung kampanya ni Senator Aimee? Ba't mas mahalaga pa yon kaysa dito sa official launching ng senatorial lineup? Sino yung nagtatanong? Si Baylon ngayon. Baylon, wag kami tatanungin mo. Siya ang tanungin natin. At kung totoo nga bang siya ay hindi nakadalo dahil nangangampanya sa mga probinsya. Kasi ito, napaka-importante kung nito. Kung kampanya ang pag-uusapan, ito pinakamatinding kampanya. Correct. Nationwide. Nationwide. Via satellite. Ito. Yan yung pinakamatinding. Kasi yung launching to. Yung uubusin mong oras sa pagpunta sa isang probinsya, walang panama sa pagdalo sa ganitong launching na ito. Baka naman totoo yung sinasabi ni Alan Encarnacion. Na ano? Si Alan, kung ano-ano mga sinasabi niya. Ano ba sinabi na naman? Sinasabi ni Alan Encarnacion, baka sumakit yung tiyan. Bukod doon sa launching na yan ng mga tatakbong senador sa ilalim ng administrasyon, may nilagdaan din po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay malaking balita rin ito at may malaking impact sa atin. Yes. Ito hong may kinalaman sa mga smuggler. Yun. Mga smuggler ho, yung mga nagpapalusot, nagpapasok ng mga agricultural products. Lalo na nga yan, ano? Na pumipinsala ng gusto sa ating ekonomiya. Oo. Ito hong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Oo. Nilagdaan na ho yan ng Pangulo at kaya itong si Secretary Kiko Chu Laurel ay talaga namang antindi rin ng palakpak, kumbatsero. Talaga naman, paano ka hindi mapapapalakpak dyan? Dito ho sa, ang bigat ho ng mga parusa, dito mamaya, didetalihin ho natin ito. Mm-mm. At ang sabi ho ng Pangulo dito this is not just another policy. Sino ba yan? Let me be clear. Yan ba yung mas matanda? Yung matandang Marcos ba yan? O yung bata-bata? This law does not just target the mastermind. It holds all accomplices. Hindi lamang tinatarget ng batas na ito ang utak. It holds all accomplices accountable. Pati na ang mga kasabwat ay parurusahan. Financiers. Mga nagpopondo. Brokers. Ay, mga nag-aahente. Employees, even transporters. Ay, grabe. Mga empleyado, pati na ang nagbibiyahe. Antindi ho nito, ito, pakinggan ito lang lahat ng mga... Hindi mo pala pwedeng sabihin kung bachero. Nagbiyahe lang ako, tagabiyahe lang ako. Nagkarga lang naman ako niyan. Nasa tracking lang naman kami, logistics lang naman kami. Inarkila lang yung truck namin . Sabi ho ng Pangulo, we will enforce the law. Ay magpapatupad ng batas. And ensure... At titiyakin... That swift... Na... Teka muna, yung kanina insure gatas. Gatas. Ito naman. Ay, hotdog. baka nadali na tayo na smuggling dito, Mr. President. Titiyakin namin gatas. Insure that swift. Na ang mabilis. And decisive action. At matatag, desididong action. Is. Ay.
taken against anyone who dares to sabotage our agricultural sector. Ay ilalapat sa sino man na isasabotahe ang sektor ng agrikultura. Ayan. Kaya humanda na kayo. Yung mga nagpapalusod dyan ng mga patatas, carrots, sibuyas. Nako, kota-kota ako. Dami yan. Kasi yan eh. Lahat na magugulat ka dito sa Pilipinas. Ulitin lang natin, paulit-ulit yung naririnig sa amin ni Kumbachero. Ang Pilipinas po ay isang agricultural country. Opo, agricultural country. Na magugulat ka na ang mga pangunahin nating itinatanim ay inaangkat pa natin sa ibang bansa. Mabuti na lang sana kung apakasakit. Halimbawa kung Bachero, kung mansanas, kung inaangkat mo, wala naman tayong pataniman ng mansanas. May pataniman naman na ba tayo ng peras? Wala. Wala naman. Ano pa yun eh. Pero yung mga tinatanim naman dito, pamalagi ang tinatanim at meron naman tayong massive production noon. Ba't kailangan angkatin? Yun. Eh, ibig sabihin, meron talagang kumikita dyan. Yun. Merong nagsasamantala. Ayan, kaya humanda kayo. Ayan na ang batas. Ang problema, kung may mahuhuli. Kung may mahuhuli. Yun ang importante. Ang importante kasi sa batas, implementation, enforcement. Talaga. Sabi nga ni Senator Loren Legarda, tama ka, yun din mismo sinabi ni Senator Loren Legarda. Ang ganda nitong batas na ito at nakagagalak daw na may batas na ito at kasama siya sa main authors nito eh. Ang sabi ni Senator Loren Legarda, sa tamang pagpapatupad ng batas. Nadali nyo, na Senator. Senator Loren Legarda, nadali mo. Bagamat masaya raw si Senator Loren, sabi niya, magandang layunin ng batas na pababain ang presyo ng pagkain at paramihin ng pagkain sa ng pamilyang Pilipino sa pang-araw-araw. Pero tama nga, sabi niya, sa tamang pagpapatupad ng batas na ito, ang bansa ay magkakaroon ng mas mabisang kapangyarihan na hulihin, kasuhan at panusahan ang mga mapang-abusong mga kawatan sa ating mga magsasaka. Hindi lang pala smuggling ito, Kumbachero, pati hoarding. Yung talagang itinatago muna, ibinubodega muna, nilalagay muna sa warehouse. Para pataasin ang presyo. Ayun nga eh. Kasama ho yan. Economic sabotage. Paano nila masisikmura yan, di ba, Kumbachero? Oo. Kaya ang dami palang magagandang good news. Parang mataas na high blood lang yan. Sa Department of Agriculture, pinagtibay din na approved din ng ang budget nila. Mataas ng mas lumundag ng halos 20%. Ang dagdag po sa budget ng DA, tapos bukod pa doon sa may binabanggit na hinihintay ding bukod na pondo para sa buffer stock ng bigas. Buffer stocking ng bigas. Bukod yung binabanggit na 5 billion eh. Oo, yung 5 billion. Additional 5 billion eh. Bagamat hindi kasama yon doon sa regular budget ng DA. That's on top of the regular budget. Meron daw approve na rin daw ho ito in principle yung buffer fund para sa pambili ng bigas para meron tayong stockpile at hindi tayo nauubusan ng bigas. Oras po natin. Aji, ahya, Mr. Jalomtang. Lakyam biap ithun 6:21 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Sa ACS Balita, walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang Kamindanawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, September 27, 2024. Narito po ang ulo ng ating ACS Balita. Anti-agricultural economic sabotage law nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos.
Pilipinas tumaas sa 15th spot sa comprehensive power sa latest 2024 Asia Power Index ng Lowy Institute. PNP ire-recall ang mga police escort ng mga kandidato sa 2025 midterm elections. Budget ng OVP na kinaltasan ng Kongreso balak dagdagan ng Senado. NAIA security na lusutan ng isang babaeng pekeng military intel officer daw. Nawawalang kolehiyala, natagpo ang nakalibing sa Baywalk ng Pangasinan. Suspect na boyfriend, arestado. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita! Sa ating good news... ACS Good News! Mas mabagsik at may pangil na batas ang naghihintay daw po sa mga ganid na negosyante na nagsasamantala sa mga presyo ng mga produktong agrikultural. Ito ay makaraang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act number 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Layunin ito na palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng paglansag sa mga ilegal na aktibidad na nakakaapekto sa supply at presyo. Kabilang sa ilegal na aktibidad na tinukoy sa bagong batas ay ang smuggling, hoarding, profiteering at operasyon ng mga kartel. Sa kanyang talumpati, binigyang din ng Pangulo na ang nasabing mga krimen ay isang banta hindi lamang sa ekonomiya kundi sa national security. Every sack of smuggled rice, every under-the-table onion deal, every substandard meat sneaking past our quarantine checks, these are not just numbers. They represent lives, families, and futures that are being compromised. We will confront and dismantle the powerful forces that have long exploited our system for their own gain, ensuring that justice prevails and the dignity of our agricultural sector is upheld. No more backdoors, no more shortcuts, and certainly no more turning a blind eye in Bagong Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:28 na ng umaga, na imbang gabigat kada kayo, amin na po. Agreeing kayon, gising na. Umangat sa 15th pwesto ang Pilipinas sa 27 bansa pagdating sa pagkakaroon ng komprehensibong defense at diplomacy power sa pinakabagong 2024 Asia Power Index ng Lowy Institute. Nakakuha ang bansa ng 14.7 na overall score na mas mataas kumpara sa 12.8 na nakuha nito noong nakaraang taon. Pinakamalakas ang Pilipinas pagdating sa defense network, partikular ang bilateral military cooperation nito sa Amerika at Japan. Pinakamalaking improvement naman na nakita sa bansa ay ang diplomatic influence na sinasabing na idulot ng 34 na bilateral diplomatic dialogue noong nakaraang taon na pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, mula sa 27 bansa na nanatili sa una sa listahan ang Amerika at pangalawa ang China. Babawiin naman ng PNP ang lahat ng police escorts ng mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, layo nito na mailayo ang mga polis sa partisan politics. Samantala, obligado din niya ang mga polis na ideklara kung meron silang kaanak na kakandidato sa nalalapit na halalan. Inihayag ni Fajardo na bahagi ito ng kanilang standard operational procedure sa loob ng pambansang pulisya tuwing may halalan. Alas 6:29 na ng umaga, maayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na! Posibleng dagdagan ng Senado ang budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Sinabi ni Senador Juan Miguel Zubiri, bagamat wala pang pinal na pag-uusap, pero umuugong na may ilang senador ang nais na dagdagan ang alokasyon ng budget ng OVP. Kabilang anya rito sina Senador Joel Villanueva at Senate President Pro Tempore Jinggo Estrada. Pero nilinaw ni Zubiri na magkakaroon pa ng talakayan ang Senado tungkol dito, kaya mas makabubuting
Hintay na lang ang magiging final na desisyon. Eh, ganun naman pala. Una lang pinagtibay ng House of Representatives ang panukalang 6.3 trillion national budget sa 2025. Nakapaloob po doon ang 733 million piso na lamang na budget ng OVP mula sa dating 2.03 billion na hinihingi nito. Alas 6:30 ang ating oras. Masantosya kabuasan at sa kayo na main. Nagbangon kila. Nalusutan ng isang babaeng nagpakilalang Military Intelligence Officer Reservist ng Philippine Army ang mahigpit na seguridad sa Ninoy Aquino International Airport nang makapasok ito sa mga restricted area ng paliparan. Grabe, no? Dahil sa suot na military uniform na paniwala ng suspect na kinilalang si Sheena May Tagat, 31 anyos, ang Lockheed Security Agency sa NAIA Terminal 3 at may isang linggo rin itong labas-masok sa paliparan at nag-uutos pa. Naku po. Nagbibigay pa ng mga order doon. Nanangko po. Ayon kay Erlinda Bulawit ng Lockheed Security Agency, nagpakilala itong si Tagat na appointment officer at bagong security head, chief ng New NAIA Infra Corporation, ang kumpanya na pinamumunuan ni Chairman Ramon Ang. Siya umano ay inappoint ng anak ni Ramon Ang na si Cecil Ang. Naku po, inang. Ilang secure ng Lockheed na nakamonitor sa CCTV ang nakapansin sa pag-iikot-ikot nito sa airport complex nang walang NNIC access card. Oo. Ay, napakahigpit dyan na. Eh, kaya nga. Sobra higpit dyan sa NAIA. Talaga. Especially dyan sa mga access pass na yan. Oo. Sobra, as in. At dapat lang naman talaga. Oo, sobra higpit. Talagang ang proseso dyan ay, kung ikaw nga medyo kulang sa pasensya, maiirita ka eh. Pagkatapos ito, nagsuot lang ng uniform. Oo nga. Pinayagan ng makapasok ng ganyan. Minsan nga, pasahero na. Totong pasahero, hinihigpitan ng husto eh. Oo. Dun pa lang yun sa ano ha, dun sa, ano ba tawag dun? Dun sa check-in counter area. Sa check-in counter. Eh, samantalang sa ibang bansa, halimbawa sa Hong Kong o sa Singapore, lahat ng tao nakakapunta ron. Nakakapasok. Eh, dito sa atin, ang higpit na yan. Tapos, sa atin, ang makakapasok lang yung may ticket. Ticket, may passport. May ticket. Ito, nako po, inang. Nalagay tayo sa peligro dito. Ano? Ito nga raw, palibot-libot doon at nag-i-inspeksyon sa isinagawang background check na tuklasan na wala. Ba't nabura yung mukha? Kanina nakikita ko yung mukha. Magaling talaga DCRH television. Binlearned na eh, no? Sa isinagawang background check na tuklasan na wala ang pangalan nitong babaeng ere sa master list ng mga individual na may valid access pass. Nang arestuin at imbestigan, inamin ni Tagat na asawa niya si Joselito Garcia. Ayun naman pala! Asawa naman pala eh. Mabuti sinabi mo. Mabuti sinabi. Asawa niya si Joselito Garcia. Oh, ganun naman pala. Eh, sino ba ito si Joselito Garcia? Sino nga ba yan? Na isang isang security guard ng Lockheed Security Agency. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Oh. Oh, nako. Dapat na ito ha, hindi naman sa nag-generalize tayo, pero dapat magpaliwanag dito ang Lockheed mismo. Ang Lockheed mismo, anong klaseng protocol ba ang sinusunod nila dyan? SOP? Ilang araw na paikot-ikot yan dyan. Simula pa yata last week yan, kung batsero. Isang linggo nga araw eh. Yun, tingnan mo na. Isang linggo. So kung isang linggo nakakapasok sa mga restricted areas yung babaeng yan. Kung yan ay may masamang balak, halimbawa. May kakutsabang mga sindikato na... O kaya terorista. Terorista. Oh. Naku po, inang. Saan tayo po pumutin? Malalagay tayo sa alanganin na naman yan sa international community, kung batsero. Sa pag-usapan ng airport security. Di ba merong, kunyan, merong rating na ibinibigay? Yung International Civil Aviation Authority Organization. Ay, nako. Patay tayo dyan. Naka-uniforme pa ng nabigla military. Siguro yung mga security personnel doon. Eh,
Nakita mo yung uniform kanina eh. Ayan, type A yan eh. Ayan, naka-uniforme talaga. Oo. Oh. Biram pati siya. Mario Joseph, ano? Ay, nako. 6:35 ng umaga. Oras po natin para sa mga kabayan nating Filipino-Chinese, Latiam Samgohun. Isang 20 anyos na college student ang natagpuang patay at inilibing sa buhanginan sa Baywalk sa Lingayen, Pangasinan. Naku po, inang. Inihinala rin ginahasa ang biktimang si Evalend Salting, third year college student sa Pangasinan State University at residente ng ANDA bago ito pinaslang. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Amormio Sumine, hepe ng Lingayen PNP, nataklosan lamang ang bangkay noong Martes ng gabi nang hindi sinasadyang matapakan ng mga naglalakad sa buhanginan ng Lingayen Baywalk. Mario Joseph, ano? Naaresto naman ang boyfriend ng biktima na si Reynald Clave Caracas, fourth year PSU Lingayen Industrial Technology student. 21 years old naman yung boyfriend. May suspect. Si Caracas ang huling kasama ng biktima nang sunduin ito ang girlfriend noong Lunes at bumalik sa apartment ng dalaga pagsapit ng alas 10 ng gabi at hindi na ito kasama. Eh magkasintahan daw yan, mag-boyfriend. Oh, magkasintahan. May hinala ang pulisya na crime of passion ang motibo sa krimen. Ito pala si ano, si Evalend. Oo, pambihirang bata. 20 anos lang itong ay nako. Abangan natin ang mga follow-up dyan. Susunod! Dito po! Ito, yun nga palang binabanggit natin kanina. Meron daw hong inire-reading buffer fund para sa pambili ng bigas ang Department of Agriculture. At may follow-up din tayo dun sa shooting basketball player. Shooting guard. Shooting guard. Shooting guard at number 5. Shooting guard. Shooting guard at number 5. Na John Amores. Magkatapos makapaglaro ng pagiging shooting guard, namaril sa kalsada. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng PCS Balita. Alas 6:37. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Ah, kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Sa mga nandyan sa Pasig, lalo na dyan Pasig, sa Caruncho Avenue, malapit sa Palengke, andyan ho ang ating Malakas agent. At bukod sa mamimigay ng limpak-limpak na tigi 1,000 piso, didikitan pa kayo ng sticker. Yun ang importante. Meron ka ng marka. May marka ka na. May tatak ka na. May tatak ka na ng 666. Ayan. Tapos, takot siguro. pero may t-shirt ka naman at may payong na pananggalang sa ulan. Ayaw mo ba yun? Ha? Ayan ha, sa mga nandyan sa Palengke ng Pasig, Caruncho Avenue, andyan ang ating Malakas agent Sherwin Alfaro. Kasama ang 2x2 Tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Kuha nga tayo ng update doon sa ano ba ito, isa pang panibagong bad boy ng PBA na si John Amores. Nakuha na ng video. May mga lumutang ng bad boy dati sa PBA. Yung sinasadya nilang bad boy sila. Oo. Para doon sila makilala. May mga ganun eh. Halimbawa, si Calvin Abueva. Oo. Talagang maangas yan. Maangas. Eh. Bad boy yan eh. Oo. Pero tapos, yung iba sa ano lang, sa laro. Tapos sa NBA, pero hindi lang to sa laro, si Dennis Rodman. Si Rodman, oh. Talaga 'yun ang pati sa pelikula.
sila. Oo, di ba? Tapos yung nilabanan nga niyan si ano eh, si Arnold Schwarzenegger. Tingnan mo na. Tapos si halimbawa kung bachero sa NBA din, naalala mo yung sa Detroit Pistons dati si Bill Laimbeer. Andi si Laimbeer. Yung pati yung grupo nila Michael Jordan. Oo. Binabangga niya. Oo. May panama ba yan kay Kareem Abdul-Jabbar? Hindi niya mablangke. Tagilit yun yun. Tagilit yun yun. Hook shot. Hook shot yan eh. Hook shot. Saka kay Larry Bird. Si Larry Bird naman lumilipad eh. Kaya sabi daw ni Bill Laimbeer eh, bakit ba ako ipinanganak na beer lang? Eh, samantalang siya eh, lumilipad. Kaya kumanta daw na, wish I was a bird. Ayosip mo na. Ba't manapot ka tayo ito? Itong si John Amores, anong taon yun? 2022 ba yung... nung ito ay unang mangumbag sa court. Oo, sumikat itong bata na to dahil sa, well, magaling na manlalaro, hustle player, role player, maasahan mo. Pero nung naglalaro po siya sa NCAA sa ilalim ng JRU, Jose Rizal University, may isang pagkaisang laro po doon na kung pala, napahilig pala ito sa kapapanood kay Manny Pacquiao. Hindi lang pala basketball ang laro, boxing din. Tatlo ang niratsyada niyan. Mixed martial art. Tatlong player ng St. Benildang inundayan ng... At ngayon, ang mukhang iniidolo na si Jethro Dionisio. Jethro Dionisio. Mahawak na ng... si Pistole, naging pistolero. Naging pistolero na. Alamin natin na update mula sa Laguna PNP si Colonel Jojo Sabiniano ng Laguna PNP. Nasa linya natin. Colonel Jojo, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Isang mapagpalang umaga po, Ka Jerry, Katunying at sa lahat po na nakikinig at nanonood po yung, ng inyong programa. Kayo po ba, nagba-basketball din, Colonel Jojo? Opo, isa rin po akong basketballista at nag-focus din po ng isang mga team dito sa mga dito. Ayos pala. Kayo, ano po bang position nyo? Kayo ba shooting guard din? O center? Shooting guard din po at forward position po. Forward. Matangkat siguro kayo. Ano po bang height ninyo, Colonel? Malit lang po, mga 5'8 lang po. 5'8, pero pumaporward kayo ha, matindi ha. Sa maliit lang po yun, sa mga malilitan liga, di ko po kayo mga pang-commercial na liga. Baka kasi ako pumaporward kayo, pero ang lalaki ng kalaban nyo, eh, baka hugutin kayo ng MPBL yan. Okay, Colonel, nakaharap nyo ba itong si John Amores? Hindi pa po nakakaharap at hindi ko pa po napupuntahan, pero may mga nakapagsubmit na po ng lahat ng report ang aming Lumban Police Station at Chipo Police po na Lumban Police Station. Nasaan na po itong si John tsaka yung kapatid niya, di ba? Pareho sila na magkasama nung pangyayari na yon, pamamaril. Kasalukuyan po nasa detention cell po ng Lumban Municipal Police Station po. Na-file na po ng kaso? Opo, na-file na po kahapon at naghihintay na lang po ng resolution galing po sa fiscal office. Sila po, inakit na po ito. Sila po ba, ano ba talaga, nahuli ba sila o sumuko? Sumuko po sila at nakipag-ugnayan po ang kamag-anak nila sa hotline po ng Lumban Police Station na magsusurrender po sila at around mga 1:30 in the morning tumawag sa hotline, mga 2:30 dumating na po doon sa Lumban Police Station po. Ano pong mga initial na paliwanag nila sa pangyayari? Nagano na lang po sila, naging silent na lang po sila sa kanilang kakaharaping kaso. Sinabi na nga po na kanilang lawyer na lang daw po ang magsasalita para sa kanila at naging maingat sila sa pagsasalita po. Oo, ito pinapanood namin yung video. Ano ba height nitong si Amores? Ang laki rin eh, no? Mga 6-footer yun. Six footer. Parang naging laruan yung motorsiklo eh. Sa laki niya nung bumaba. Anong kaso, Colonel, ang na-file dito? Sa ngayon po, attempted murder po ang final po ng ating kapulisan sa Lumban. Matindi pala, ano? Attempted murder? Bakit po attempted murder? Ano po bang batayan ng pulis doon?
Sa nangyari po, ang nakita po nila doon is yung pagkatapos nila ng isang sa pagbabasketball na mainitang pagtatalo, nagkaabangan pa rin po sila. At yung huling-huling insidente nga po dito po sa barangay May Talang Uno, sa National Highway, yung pong may CCTV, nagkaabangan din po sila doon. At bumunot po bigla ng baril ang ating suspect na si John Walker, Anthony Walker Amores. At magkakabunot, at ayon sa testigo, sa complaint, tinutok sa kanyang baril, pumutok na kailag po siya. So, in other words, pinagplanuhan, ha? Parang premeditated, ganun po yung sinasabi ninyo. Kinabangan. Ayon po sa investigasyon ginawa po ng ating Lumban Police Station po. Pero siya po yung dumadaan, di ba? Siya yung nakamotor. Opo. Tapos yung complainant ay nakamotor din ba yun o nasa kalsada lang? Nasa kalsada na po. Ayon sa kanya, at alam niya ang shortcut magpunta rin sa dadaanan ni Amores doon sa May Talang Uno. Nauna po siya doon sa dadaanan nila. Pagdating po doon, at nagkahamunan pa rin po sila doon. Okay. So inabangan niya. Inabangan niya. Ang nag-abang ay si yung binarel. Oo po, yung pong binarel po. Kung siya pala ang inabangan, hindi ba lumilitaw na parang attempted homicide lang 'yon? Malaman po sa findings po ng ating mga fiscal kung bababa po sa ating attempt homicide. Ang ayon po sa ating mga investigador, ayon po yung nakita nilang facts na base po sa testimonya po ng witness at testimonya po ng complainant po. Opo. Teka muna, yung pong barili kanino ho ba yun? Di po sinabi ng ni Jana Morris kung kanino. Ang sabi niya lang yung barili pagkatapos niyang paputok, inihag siya kung saan sa sobrang tarantan niya rin at takot. So hindi ho na-recover yung barrel? Wala pong na-recover na barrel. Na-recover lang po sa crime scene, mga basyo po ng 357. Naku po, matindi pala. Naka 357, parang si FPJ pala gumagamit niya. Tingnan muna, ilang basyo ho yung nakita doon? Ayon po sa pag-iimbisiga po ng meron po itong 6 na piraso. Na basyo. Basyo. Ang dami pala. So naka-anim na putok pala. Pero wala. Hindi po isa lang po, tapos ang isa lang pong putok, yung 6 na basyo na recover, isang putok po, sumabog na daw po yung baril. Hindi po talaga ang mga original, baka paltik po ito. Paltik yung baril. Ayon sa mga nakakita, pagkaputok na isa, sumabog na po yung baril. Kaya yung mga basyo, nagkalat po doon sa may pinangyari na insidente. Kung paltik yan, walang lisensya yan. Wala, sigurado yun. Sigurado, Colonel. Malamang lamang po. So, yun ang dagdag na kaso. Dagdag na kaso niya. Dagdag na kaso, sir. Illegal possession. Kung na-recover po sa kanya that time, dagdag na kaso po. Tapos yung mga ebidensya po, ana mga basyo ay magiging dagdag na ebidensya, corroborating evidence sa katunayan talaga nagpaputok po siya ng baril. Pati ho yung kapatid niya na kasama niya ganun din ang ifinile ninyong kaso. Opo, parehas po sila conspiring confederate po pakikisama po sa nangyaring insidente. Asan na po ngayon yung binaril na nakailag? Nasa kanila pong bahay, pagkatapos pong magbigay ng testigo ng kanilang mga testimonya. Affidavit sa pangitestimonya doon sa kanilang sa pangyayari, umuwi din na rin po kaagad ang mga complainant at sa mga witness po natin. Para lang po doon sa mga hindi naman nakakaalam, sila Amores po ba taga-Lumban talaga? Pagsanhan Laguna. Tapos gumayo doon para maglaro. Ang basketball ay saan po ginawa? Sa Barangay Salak po, sa Lumban, Laguna. Sa Lumban, dayo lang, dumayo, parang ganon. Opo. Ano po yun? Aliga ho ba yan o katuwaan laro lang? Katuwaan laro lang po ito. Paano papapawis kan dumadayo. Mga kasing height team po lang daw nila mga kalaro nila. Manakakalibel po nila yung mga kalaro nila. Magkakakilala sila? Magkakakilala bilang mga player po, pero hindi naman po ito magkakaibigan kasi pag sa basketballista naman po, pag kay basketballista, mga player na kakakilala nyo na po, nakaka
bumuang siko niyo na rin po siguro po ito mga to. Ito ay si Lee Kalkada ang pangalan. Anong Kakalda po. Kakalda po. Kakalda. Kakalda. Opo. Eh ano ito, desidong mag-file ng kaso? Nakapag-file na po sir. Yung final nga po nilang pagbigay na po sila ng kanilang mga testimonya po para na ginamit naman po para sa pag-file ng kaso. Ano po kung sabihin, hindi na ako magpa-file na kayo, hindi mo tinamaan eh. Mm-hmm. Ano po ang magiging disposition ng police doon? After po ma-file ng kaso, malaman po sa decision ng fiscal kung ito po ibababa o ito po tatanggapin po yung attempted murder. Hindi pa lang po decision kasi nung may file po kahapon, hindi pa po nakapagpababa ng resolution. Hindi po, yung tanong ko po, Colonel, kung halimbawa nahimasmasa na at nag-reach out, nagkausap silang dalawa at sinabi nung pinutukan na, sige, pinapatawad na kita, hindi mo naman ako tinamaan, hindi ka pala magaling bumaril eh. Magaling ka lang mag-shoot, hindi ka maraming magaling bumaril. Pinapatawad na kita, paano po pagka ganun? Tutuloy niyo pa ba yung kaso? Pwede pa naman pong ituloy pa din po yung kaso kung maging mag-step up na po ang kapulisan natin as complainant po. Nagpaputok ng public crime po. Nagpaputok ng baril eh. Wala ho bang search na ginagawa kung saan niya tinapon yung baril para ma-recover? Na gano'n na po, nag-conduct na po ng search yung mga kapulisan natin kung saan possible na itinapon yung baril. Hindi naman po maituro na rin po ayon sa mga investigators. Hindi rin po basta maituro ni John Amores yung baril na ginamit niya. Dahil nakaranta din po siya at naihagis yung baril na sumabog. Yun ang sinasabi niya. Yun ang sabi niya. Opo. Okay, maraming salamat Kernel. Po. Kernel, merong uling tanong ko na lang po. Ito po, importante po ito. Ano po ba nanalo sa basketball? Sino po ba nanalo doon sa basketball? Wala po, natigil lang po ito sa score na 3-3 dahil may inis na three. Po na nagkaroon na po ng mga... Simula pa lang! Nagsisimula pa lang, Mario Joseph. Okay pa lang ang score, tabla pa lang, medyo Pambir. Sa tao huling tawad ng referee natin na doon na nagkapikunan. Magaling din yung kalabang koponan, biroy mong PBA player to. 3-3. Naitabla sa 3-3. Colonel, salamat po Thank sa inyo. Thank you, Colonel. Magandang umaga po. Marami pong salamat din po at mabuhay po kayo. Colonel Jojo Sabiniano ng Laguna PNP. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja ACS Balita. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. 657 Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Number 1. Natanong na to, kumbachero. Diba yung tanong na hindi naman pala siya nag-abang. Ayan nga eh. Siya pala inabangan. Siyang inabangan. So nung inabangan siya, reflexes, nakita niya dahil sa inabangan siya, bumulot ng baril. Pumutok. Yan ba'y premeditated? Yun na nga eh. Kasi kung... ma-picture natin kanina na ganun ang nangyari. Akala ko, siya nag-abang eh. Kapag siya nag-abang. Kung siya nag-abang, yun ang attempted murder yun. At meron pa isang importanteng tanong. Ang ganda nitong tanong ni Lakay Wadedo. Si Lakay. Siguro, taga-Indonesia. Si Wadedo. Kamag-anak ng presidente ng ano yan. Hindi ba dapat frustrated murder? Sabi niya. Hindi attempted murder. Fiscal yan na bahala diyan. Pero alam mo, Wadedo, dahil dedo naman yung wala naman dedo dito. Wadedo. Dahil sa pinutukan niya, hindi naman niya tinamaan. Wala nang kagalos-galos. Wala namang baka kaya attempted lang 'yon, At sumabog pa yung baril niya. Hindi sinasabugan. Pero yung hindi na matagpuan ngayon, para namang nangaano naman 'yon. Kailangan ayusin masya ng mabuti ng PNP yan. Hindi pwedeng nataranta na. Hindi na malaman kung saan galingan niyo naman. Galingan natin, no? Baka sabihin malakas sa inyo si Amores eh. Yun ang magiging impression ng iba diyan, Bajero.
Pero doon sa kaso, hindi nga eh. Anong, ba't kami pagbibintangan? Murder nga eh. Attempted murder nga eh. Pinail namin eh. Eh hindi nga pala siyang nag-abang. Hindi siya. Ulitin natin eh, kung siya yung inabangan, parang self-defense yun. Self-defense pa nga ang mangyayari doon. Yun lang ang problema niya. Meron siyang baril na illegal eh. Yun, doon siya madadali. Sa baril siya na yun. Diba? Tsaka ba't magdadala ka ng baril-baril na ganyan eh? Porque ba shooting guard ka, may baril ka na. Kalaki mong tao eh. Engineer John Carlos Mercado. Mm-mm. Pakibati raw itong si Alvin Ilano, Joey Dikiatko at Marlon Peñafiel ng PLDT. Subok na matibay. Subok na matatag. Lagi raw nakatutok. At itong si Mami Teresita Torres Paroco na nagbe-birthday. 97 birthday! Boss Jomay, tinan mo nga naman ano. Si Mother Teresita Torres Paroco. Mayong aga po. Mayong aga po. Happy birthday po. Mother. Andyan pala sa bukas ang talagang birthday. At sabi ni Boss Jomay ay kumbidado daw tayo kung bachero sa Bacolod. Ay, ayos. Kain daw tayo ng inasal. Ah, ayos yan. At doon po sa mga, kung hindi man natin makita yung baril ni Amores, eh gusto nyo bang makakita na 1,000? Ayan, isang libo, tapos limpak-limpak na pa-premyo. Eh, punta kayo. Punta kayo dyan sa Caruncho Avenue. Dyan sa may palengke ng Pasig. Punta kayo sa Pasig Palengke, kanto ng Caruncho Avenue. Doon daw sa may rice section, sa may tindahan ng bigas. Ayan, ako. At pag pumunta kayo doon, may pambili na kayo ng bigas. Sigurado. Dahil kating-katin natin si Sherwin Alfaro na magkabit ng sticker at mamigay ng pera. Magkailang ilang kilong bigas yun? 1,000 piso. 1,000 piso meron yan, ha? Kung bachero, sabihin natin 50 pesos ang kilo ng bed. 20 kilo din yun. Nako. Ay, Tito G Lazaro, yung kapitbahay mo kung bachero, sabi daw, mas maganda raw magbudega ng Bitcoin kaysa sa bigas. Dahil ang bigas, nalalaon. Pero, sa bagay, andyan daw siya sa Calapan, Mindoro. Aba, with Kuya Jerome. Ang layo nang narating yun sa... Yung pala kayo sa Calapan, ha? Kayo ba'y nangangampanya para sa Bitcoin? Iboto nyo ang Bitcoin! At magandang umaga pala, kumbachero, at happy birthday kay sa aking gwapong tiyuhin, si Tito Albert Nagales. Tito Albert Nagales, happy birthday! Laba tayo dyan! Pero ang birthday niya actually bukas pa. Ang alam ko, hindi ba bukas pa, Tito Albert? September 29. At ka-birthday niya si Auntie Kunine, kapatid naman ni Tatay Tunying. Auntie Kunine, happy birthday dyan sa Tondo, Maynila. Aba. Doc Kim Tan, magandang morning. Aba. Kumusta bang panggagamot mo dyan sa Quezon, lalo na dyan sa Lucena? Meron ako nakausap noong isang araw, kumbachera. Gabi pala actually, gabi. Dyan sa Manila Hotel, taga Quezon. Kinikilala sa Quezon na isang magaling na engineer. Sabi ko, kumusta ba dyan sa Lucena? Mm-mm. Sa Lucena, kako. May laban ba si Doc Kim dyan? Tingin mo, may pag-asa ba? May laban ba dyan? Sa pagiging congressman. Dyan sa Lucena. Nasabi. Sabi ba naman sa akin ng engineer, mali ang tanong mo, Katunying. Mm-hmm. O bakit? Kako, bakit mali? Tinatanong lang ito, tinatama ang tanong ko. O bakit mali ang tanong? Ang tanong mo, may laban ba si JJ? Kay Doc Kim. Ganon? Matindi yan, ha? Mukhang may tataas na naman ng high blood dyan. Kaya, Kuya JJ, baka pwede ka na munang umuwi. Iwanan mo muna yung Quadcom. Punta ka muna sa Quezon. Mag-focus ka sa district. At baka masalisihan ka ng isang masipag. Diba, daig daw ng masikap ang, ng maagap ang masipag. Ayan, ako naman. Teka lang muna. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP Oras. Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, September 27, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 12 senatorial candidates ng administrasyon pinangalanan na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. 32 bata sa Kibuloy Shelter i-relocate ng DSWD. Cassandra Ong, nailipat na sa Women's Correctional, pinayagang gumamit ng cellphone. PBA player na si Jan Amores at kapatid, kinasuhan na sa Pamaril sa isa ring player sa Laguna. 7 taong gulang na bata, patay sa tuklaw ng ahas sa Caloocan. Sa Caloocan? Low pressure area sa loob ng Pilipinas, isa ng bagyo. Inaasahan lalakas pa at magiging typhoon bago lumabas ng Pilipinas. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:13 ang ating oras. This time check. No! Mura ba ang bigas dyan sa Caruncho, Pasig, Palengke? Sa QC kasi kumbadjero, andun si Val Gonzales, ang haba na rin ang pila. Kadiwa yata yun. Sa bilihan ng murang bigas. Alamin natin, maaaring Sheik Sherwin Alvaro, go, go, go! Yes, actually, Jerry, ito nga nakikita nyo ngayon, ay ang bahay ng Voltes 5, yan, no? Sana pinapakita ng TV. Wala eh. Ayan, yan! Yan ang ano ba yan? Bahay ng Voltes 5. Ito yung headquarters sila. Dito sila nagtitipon-tipon bago sila mabuo. Yan, sa may harap lang yan ang Pasig. Mutya ng Pasig Mega Market. Dito yun! Dito yan sa Pasig City. Kung saan makakabili ka ng... Ano ba yun? Opisina ba yun? Ano ba yung nasa tore na yun? Tanki ba ng tubig yun? Yan yung pamosong... Hindi, pamosong ano to yung rotating building. Ito yung umiikot na restaurant dati nung yan araw. Ba yung, The Needle, yan ba yung The Needle sa Seattle, Washington? Yan o. Oh. Yan yun. Umiikot? Kung saan... Revolving restaurant. Revolving restaurant sa Pasig na naging simbolo na nga ng Pasig City for so long dahil matagal na itong strukturan ito, parang panahon pa ito ng mga Caruncho nung itayo ito. Eh umiikot pa ba? Pasig Palengke. Umiikot pa raw ba yan? Umiikot. Ay sayang hindi naman. Dapat inayos nila. Mapa-under ulit na umiikot para... Sabihin nyo, parang space needle. Parang space needle. Ang ganda na itsura. Diba? Ang ganda eh. May antenna pa. Kasama yan sa istruktura ng itatayong bagong city hall ng Pasig City. Dahil isa to sa mga landmark ng... original na landmark ng lungsod ng Pasig. Pero dito sa Pasig Mega Market, yan ha, mutya ng Pasig Mega Market, ang bigas naglalaro sa presyong mayroong 43, may 48 ang kilo, mayroong 53, may 54, ang pinakamahal nasa 64 pesos per kilo. Yan ay mga Japanese rice na yata yan, yung presyohan na yan. At dinoradong Mindoro, yan, 64 pesos ang dinorado. Ang red rice, organic rice, medyo mahal talaga yan dahil... galing pa sa northern na Philippines, nasa 79 ang kilo. At kung pang sako-sako naman, eto may mga sako dito na 550, 580, at eto ang pinakamasarap daw, 540 ang kilo. Ang pangalan niya, masarap. Yan ha, yan, this is sa Pasig Mega Market. Pero unang-unang dumating para magpatikit ang laser sticker, eto napakaswerte na e-trike na naman, e-trike.
E-trike ito na minamaneho ni Kuya. Kuya, pangalan mo po? Jerome Panganiban po. Si Jerome Panganiban. Opo. Palagi ka nakikinig sa advisory? Opo, palagi po. Palalo pag nag-aatito sa mga bata sa traffic yan, sa biyahe. O, kasi andito sa kanyang sasakyan, meron siyang cellphone holder at nakalagay ang kanyang cellphone dito sa advisory at meron siyang mini speaker. Kaya naman na tempo tayo dito ni Kuya. Para wala, para wala narinig mo. Tayo dito sa traffic ng Rizal High, nagkababa ko lang naman estudyante ko po. Ah, nagbaba ka ng estudyante? Saan kayo galing? Balik sa Greenwood po, sa mga Kainta. Kainta pa? Okay. Galing pa ng Kainta. Turun mo, galing Kainta, nakarating ng party. Ano? Alam mo ba, Sherwin, na dyan nag-high school si Jerry Baha sa Rizal High School? Sa Rizal High? Oo. Sa Rizal High, sir. Opo, passing. Ito talaga, sa classmate mo? Hindi ko. Bali yan, sir. Mga anak ko, binaba ko. Hindi, anak daw niya. Doon din nag-aaral. Pero siya, hindi ka-graduate ng Rizal High. Ayan, o. Ang Rizal High, ang pinakamalaking high school sa buong Pilipinas at sa buong Southeast Asia. Saka sa buong mundo, dahil na-record niya sa Guinness Book of World Record na may pinakamataas sa populasyon nung araw. Pero ngayon, hindi na ganoon. Oh, ayan, may dumating pa. Oh. Oo nga, may humabol pa. Pero mo, papadikit nila din sa race sticker. Pero, ito muna, tanggapin mo, 1,000 pesos! Yehey! Senator, parang grocery bag. Yun, tingnan mo nga naman. Umbrella. Pagsuswertehin ka naman, ano. At humabol pa. Siyempre, bibigyan din natin ito na premium. Pangalan mo, Kuya. Kuya Ray! Kasi Kuya Ray, ito, suki na to. Oo, talaga sinusundan ka niya na. Galing pa ng BGC. Galing BGC. Oo, galing BGC. Nakarating ng Pasig. Inabot ka. Salamat po kay Kuya Jerry at kay Kuya Jerry Baha. Nalito tuloy sa excitement eh. Sumayos manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa Diesel H Mas Malakas from Ayers No. 6, Sherwin Bad Alvaro. Diesel H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZR Reach. Pangunahing balita. Alas 7.24, tuloy ang mga pangunahing balita. Pinangalanan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 12th pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pagka-senador. Sa ginanap na convention ng Alyansa sa PICC, sinabi ng Pangulo na naging batayan sa pagpili sa 12 kandidato ang kanilang sipag at galing. Mga prinsipyong makatao, makadiyos, makabansa, tumitindig sa interes ng bayan, karapatan at kapakanan ng bawat Pilipino. Ang lineup ay binubuo ng 5 re-electionist senators, 3 dating senador, 2 kongresista, 1 mayor at 1 cabinet official. Ang mga ito ay sina Senator Pia Cayetano, Lito Lapid, Francis Tol Tolentino, Amy Marcos, Bong Revilla, dating senador Manny Pacquiao, Ping Lacson at Vicente Soto III. Deputy Congresswoman Deputy Speaker Camille Villar, Congressman Erwin Tulfo at si Makati Mayor Abby Binay. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitingnan at pinag-iisipan. Si Pangulong Bongbong Marcos. Magtanong nga tayo dun sa isa, sa kasama sa 12 kandidato ng administrasyon, si Makati Mayor Abby Better Binay. Abby Better Binay. Abby Better Binay. Mayor Abby, magandang morning. Good morning. Ang tipid magsalita ng... Ganun talaga yung mga better. Mga better, maikli na. Naghintay kasi ng matagal eh. Pero Mayor, anong tatahi-tahimik kayo eh? Nagsisenador ka pala? Kasi nagmumuni-muni pa tayo, kaya kailangan tahimik muna, di ba? Hindi, matanong ko lang Mayor, bago lang dun sa mga rason ng pagtakbo at kung paano umabot sa nasa administration ticket po kayo, kapag ka po ba tumakbo kayo, nag-file na kayo ng Certificate of Candidacy, ano po ba yun? Can you still function as Mayor of Makati? Opo, I don't need to resign.
Ayun. Oh, mabuti, kinlaro nyo yan. Kasi may mga nagtatanong dito sa amin. Iba pala, pagka-appointive at saka sa pagka-elective. So kayo, tuloy-tuloy kayong makapagsiservisyo sa Makati. Kasi hindi naman ako, I'm still qualified dun sa position na hinahawakan ko. Parang diba, pag tumatakbo ng ano, na mas mababa o mas mataas na po. While sitting as a senator. So it's the same. Hindi ba kayo mahihirapan doon? Hindi nyo ba mapapabayaan ng pangangampanya kapag kayo ay mayor pa rin? Baliktad yata yung natanong ko. No? Ako ka pa rin. Magagawa nyo pa rin? Makakapag-function kayo ng magkasabay? Kailangan mag-function kasi matter of scheduling. So kumbaga sa kagaya na meron silang may dapat na schedule ng Monday, sabi ko hindi pwede kasi may trabaho ako. So at the end of the day, ang pipiliin ko lagi muna ay yung trabaho bago yung pangangampanya. Sa kakuan yan, may mandate kayo dyan senator eh, no? Ay, senator mayor pa lang, Abi muna. Sige, may mandate kayo dyan. Kumbaga, baka naman sumbatan kayo ng mga taga Makati kapag pinabayaan nyo sila. Pinabayaan nyo na kami. Baka ganun na maging sumbat sa inyo. Obligasyon. Meron tayong obligasyon hanggang June 3rd na paglingkuran sila. Okay. Gano'n po kahalaga na mapasama sa administrasyon? At maikwento nyo nga sa amin, paano kayo napili ng BBM administration na makasama dito sa SLATE? Hindi ko alam kung paano ko napili. Siguro kailangan silang tanungin mo. Pero sabi ko nga doon sa post sa Facebook, pagal ko na po kilala si Presidente in Congress noong 2007, noong una kong pagtakbo. Yung ano ang maganda na alliance ka sa administration, magkampanya, syempre, kaysa yung independent ka. Mas matrabaho yun. So, and hindi naman mahirap para mag-alliance with the president since pare-parehas naman ang gusto natin para sa bansa. Meron pong sabi nga yan, merong advantages pero may mga downside din siguro, no? I'm sure na na-anticipate ninyo. Alam po naman natin ngayon ang bakbakan eh. Ang mga Duterte, meaning ang mga taga-South, hindi naman lahat, Mindanao ang tinutukoy ko, ay baka po dahil kayo naka-alyansa sa administrasyon, pairali nila yung kasabihang if you're not with me, you're against me. True. Ganun din naman sa kanila. Mm-mm. Diba? Kumbaga sa kung ganun yung pananaw nila sa amin, ganun din yung pananaw sa kanila sa police. So, it's a matter of balancing. Kaya nga din, kung papansinin po nino, ay we don't call it a coalition. We call it an alliance. Alliance. Coalition, you create another party. Diba? So, sabi nga ni Tito Sen, alliance to kasi we come together to help the presidency in case we win for, in the president in case we win for the Senate. Pero may kanya-kaya pa rin tayo mga party position. So, hindi yun nawawala. So, ganun lang naman dapat yung tignan. So, yun nga. Ang problema nga is kung ang kalab-kalab yung president, there will be this ng tao na ayoko yung president, hindi kita boboto. Diba? Pero I think it should be beyond personality. It should be more about ano naman yung kung kanino ka napuputol kayo, sayang yung inyong sinasabi eh. Mayor? Ano ba cellphone ba gamit nyo, Mayor? Cellphone eh. Yan. Medyo luminaw. Oh,
Pagka nagagalit kayo, lumilinaw. Ay, medyo painitin natin ng konti si Mayor. Para luminaw ang signal natin. Paano magalit, ha? Mayor, ilang araw na lang, filing na ng Certificate of Candidacy. Diyan sa Makati, may linaw na ba? Sino bang tatakbo sa pagka-mayor, kapalit ninyo? Malinaw naman po sa Makati na ang tatakbo. As early as this year naman, malinaw na malinaw na kung sino ang tatakbong mayor after me. Mm-hmm. Na may pasbas ko. Siyempre yung asawa ko. Mm-hmm. Marami pa tayong projects. Sobrang dami na kailangan implement na hindi ko na mauumpisahan or hindi ko na rin matatapos. So, siya lang alam ko na pwedeng magpatuloy nung mga projects na sinimulan ko. Mm-hmm. Okay. May mga effort pa ho ba? May mga pag-uusap pa sa inyong pamilya dahil si Senator Nancy, ang balita, itatakbo rin mayor? As far as I know, yung sinasabing mag-uusap, hindi naman nangyari. Mm-hmm. So, yun yung mga parating na mag-uusap, mm-hmm, hindi ho nangyari yun. Kahit isang beses, hindi ho yun nangyari. Ah, ganun? Yung parating ka ninyo, so galing sa kanila, may parating na may offer o may filler na mag-usap? I mean, kasi base doon sa mga press reports na mag-uusap daw, hindi naman huli nangyari. I mean, we've never spoken since more than 20 years, I guess. So, mm-hmm, hindi lang ho alam ng tao na matagal nang walang usap. Teka, pero 20 years, more than 20 years na kayo hindi nag-uusap? Opo, more or less, yes. Kung sakasakali, Mayor, okay ba kayo? Open ba kayo? Ang akin po ay, yun pong politika kasi ibang usapan dun sa personal. Di po ba? We have personal differences and we have political differences. Mm-hmm. So, ang problema po kasi is, I don't know of her, what are her intentions. And at the same time, wala po akong assurance na yung mga, marami po kasi talaga akong project pa. Like yung hospital ko hindi pa tapos, yung Pasig River Promenade, mm-hmm, I want a housing project. So hindi ko alam kung ganun din yung gusto niya. Siyempre, iba gusto niya, iba gusto ko. So I don't think at this point, and less than ilang araw na lang ba filing na? Next week na. Araw na lang, di ba? Mm-hmm. Filing, I mean at this point, it's a bit too late. Mm, huli na ang lahat, opo. Mm-hmm. So sabi nga may the best man win, pero dito man and woman magugustuhan niyo talaga na may the best man win. Lalaki ang manalo. Okay. Tingnan natin. Ganun talaga. I'm sure nararamdaman din ng similarly situated na mga pamilya, mm-hmm, yung sitwasyon sa inyo. Kasi hindi ba napaka-ideal na walang problema sa politika ang magkakapamilya. Pero ngayon lang namin nalaman, Mayor Abby, na 20 years na pala hindi nag-uusap. Woo! Hindi na pagsabi. Mm-mm. Diba? Mm-mm. Kaya nga po nalaman na hindi ganun nalaman. It's because nung 2019. Mm-mm. Pero itong issue na to is beyond politics. Naiintindihan po namin, okay. At hindi na po namin uuriratin kung ano po yung dahilan nun. At abangan na lang natin itong next week filing ng COC. Sabay-sabay po ba kayong magpa-file nung nasa Alliance o kanya-kanya po kayo ng binigyan kayo ng laya na magkanya-kanya? Wala naman pong instruction na mag-isang filing, pero maniniwala kasi ako sa feng shui. Pina-feng shui ko yung pecha. Anong pecha? Kailan kayo magpa-file? So, kaya magpa-file po ako sa October 4.
October 4. October 4. Friday. Yung mga kontra sa horoscope ko, hindi ko pwede kasama. Ganun ba? Eh teka, ihabol ko na rin doon sa Embo Barangays. May natira doon na nasa Makati pa rin eh, na mayroon pa ring representation sa Congress kahit na tatlong barangay na lang ba 'yon na kumbatsero. Mm-hmm. Sino hong tatakbo doon, Mayor? Yun pong ano namin, yun pong incumbent councilor po namin ang tatakbo. Oh, oh. Eh doon ho sa pinagbabagan na pinagbabagan sa Senado, muntik nang may muntik nang magpang-abot na hinati sa dalawang distrito ng Taguig yung mga Embo barangays. May papel pa ho ba doon ang Makati o may say pa ba doon ang Makati? Well, tama naman, wala nang say yung Makati, pero I think on a legal standpoint medyo may problema. Mm-hmm. Yung ginawang resolution kasi ina-amend nila yung kanilang city charter. Siguro nakaligtaan po nila. Mm-hmm. Na yun ang epekto na gusto nilang mangyari. Mm-hmm. Kasi tama, it does not create a new legislative district. Mm-hmm. Pero doon sa ako, titignan niyo po yung city charter ng Taguig. Hindi po ako nangyayalam. Ako ay isang abogado na it is my right to look at the legalities of the process. Di po ba? Mm-hmm. Kahit naman hindi ka abogado, dapat alam, titingnan mo kung tama ba yung pinagdaanan na proseso. So, dun po sa city charter ay naka-enumerate ano po yung mga barangay na sakop ng 1st, 2nd district. Mm-hmm. Hindi po nila yun. Nang hindi binabago yung batas. Mm-hmm. So, yun yung medyo may legal ano, legal trust. If the resolution is it's an issue. Sorry, kasi galing akong Congress, di ba? Opo. Member ng rules, di ba? So, medyo pamilya naman tayo sa proseso. Yung concurrent resolution, parang ano lang yan, di ba? Parang resolution commending. Opo. Hindi yun may epekto ng parang batas. Pero sabi nga ninyo, hindi na kayo makikialam. Tama po ba, Mayor? Hindi po ako nangyayalam sa Taguig. Pero bilang dating mambabatas, ako po yung nagtatanong. Mm-hmm. Okay. Abby, better. Maraming salamat po sa inyong oras at mabuti naman at nagalit kayo ng konti at luminaw po yung signal ninyo. Magandang umaga po at abangan po namin ang filing nyo sa October 4. October 4. Good luck, Abby, better. Thank you. Si Mayor Abby Better Binay ng Makati. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZR Reach. Bagunahing balita. Alas 7:40. This time check is mga nangunguna at mga bagong balita sa DZR Reach. Bagunahing balita. Biyernes na naman, kumbatsero. So bukas, happy weekend na naman tayo. Mismo, aba, parang may bala ka na namang magliwali, kumbatsero. Aba, syempre naman, enjoy din pag may time. Buti na lang, at may isang bangko na kahit weekend, ay may mga branches pa rin na bukas. Actually, kahit nga holiday eh. Eh, walang mintes, yan ang BDO. Mm-hmm. Natumbok mo, kumbatsero. At usually, ang mga bukas nilang branches, yung mga nasa mall, o di kaya malapit sa groceries para convenient at accessible. Ang balita ko nga ay nasa 1,700 ang kanilang branches nationwide. Mm-hmm. At may 5,580 ATM machines sa buong bansa. Iba rin talaga, no? Kung gusto mong mag-open ng account, kumuha ng credit cards o loans o ano pa mga financial product o service, hanapin mo lang ang pinakamalapit na BDO branch sa inyong lugar. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZR Reach. Bagunahing balita. Oy, happy birthday lang kay Mami Encar. Mami Encar Mami Castillo. Mami Encar, happy birthday. Metro Manila ngayon. Gano'n na ba kahaba
ang naghahanap ng murang bigas dyan sa QC, Agam Road. Andun si RH5, Val Gonzalez. Come in, Val! Mary at Anthony, mayahalin tulad na sa isang blockbuster na pelikula nung dekada 90. Itong haba ng pila. Antindi ah. Oh, ang haba ng pila nitong mga kababayan natin bibili ng 29 pesos na murang bigas dito sa tanggapan ng National Administration. Ang haba ng pila ay mula dito sa may pinaka-gate mismo na niya dito sa Nia Road hanggang doon na sa may Senador Miriam Defensor Santiago Avenue o yung dating Agham. So, makita ko, ganong kahaba na yung pila, Jerry Tantoni. Haba nga. Alas 8 pa ng umaga yung nakataktang pagbubukas nito, kaya sila'y nakatayo na dahil mag-aalas 8 na, pero yung iba rito ay... Madaling araw pa. Alauna ng madaling araw. Ay, sus, Mario Josep, ano? Yun yung pila nila rito dahil ang gusto nila, masigurong sila ay hindi malagay dun sa pinakadulo ng pila dahil... Ang kausap ko kanina, itong namamahala dito sa kadiwa ng Pangulo program at kanilang binabanggit ay nasa 1,500 na sako ng bigas na naglalaman ng 10 kilo kada sako, yung ibebenta ngayong umaga sa 29 pesos kada kilo. At ang basito ng 15 tonelada ng murang bigas na maibebenta dito sa katiwa ng Pangulo program. Ito ba, Val, yan ba yung bigas na pinagmamalaki ni Administrator Guillen na resulta nung kanilang contract farming na bagong ane, hindi ito yung may amoy ha, yung bagong ane na mahaba ang butil? Tumpak ka dyan, Anthony. Mm-hmm. Tumpak ka yung resulta nung kanilang pagbibigay ng ayuda dun sa mga magsasaka na kumukuha ng tubig o nasiservisyo ng libreng patubig sa ilalim ng National Irrigation Administration. Ito yung kanilang mga ani doon sa iba't ibang mga organisasyon, iba't ibang mga kooperatiba na kanilang binili, tinala dito sa tanggapan ng NIA bilang tulong doon sa ating mga kababayan na mga mahihirap, lalo na dito sa lugar na ito. Dahil isang depressed area itong malapit lamang dito sa lugar na ito sa Agham Road, pero yung ibang mga nakausap ko ay galing pa dun sa ibang mga barangay gaya ng barangay Basra at ilan pang mga panugnog na lugar dito sa tanggapan o dito sa malapit sa Nia Road dito sa Quezon City. At yung bukod dun sa mga bigas ay mabibili rin yung mga iba pang mga produktong agrikultura na gaya ng mga gulay na galing ng Bicol at iba pang probinsya, pero mas mura ng 30 hanggang 50 pesos kung dito bibili yung ating mga kababayan. Yung panawagan lamang ng ating mga kababayan dito sana ay gawing araw-araw daw yung kadiwa ng Pangulo program at hindi gawing isang beses lamang kada linggo o araw ng Biyernes dito sa tanggapan ng NIA. Pero sabi ng Department of Agriculture, target nilang makapagtayo ng 1,500 o 1,500 na kadiwa center sa iba't ibang mga munisipalidad sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Wala rito sa tanggapan ng NIA dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DJR Tuna sa Pilipinas, Tuna sa Pilipinas. Manila ngayon. Ito daw si Alice Guo, babasahan na ng sakdal ngayong araw. 52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Jerry at Anthony, kasagong humarap sa arraignment si dismiss Bombanterlak na Alice Guo para sa kasong qualified human trafficking na nakasumpa sa Pasig RTC 167 o sa Pasig RTC 167. Pero ayon kay Jail Superintendent J. Rex Bustinera, nagpagsalita ng DJMP, hindi na kailangan pang ilabas ng Pasig female dormitory nitong dating alkalde dahil video conference ang inaprubahan ng korte sa kanyang presensya. Ito mismo ay batay sa request ng DJMP sa korte na gawin na lamang online ang pagharap nigo sa mga proceedings maliban na lamang sa legislative inquiry na nakabatay sa approval ng RTC doon naman sa hirit ng Senado o Kamara. Itinakdaan ng hukuman sa Pasig RTC ang pagpasa ng sakdal at pre-trial alas 8:30 ngayong umaga
Nauna nang isinama sa schedule na ito yung pagdilig sa urgent motion ng company Go na maibalik sa Camp Crane dahil sa umano'y bantas sa kanyang buhay. Pero idineklara na itong moot ng korte matapos mainipat sa Pasig City Jail ang personalidad na iniuugnay sa illegal na pogo. Ito sa Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Bagunahing balita! Sa ilan pa nating mga balita, hiwalay ng kulungan at papayagang gumamit ng cellphone si Cassandra Ong sa loob ng Correctional Institute for Women. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Pio Katapang, hiwalay ng kwarto si Ong dahil posibleng maging banta sa kanyang seguridad at kaligtasan kung iahalo sa ibang inmates. Inilipat ng tuluyan ang 30 nang matutuluyan ang 32 bata na nasa ilalim ng shelter na pinopondohan ng KOJC. Ayon sa DSWD, hindi na ni-renew ang lisensya ng 5 shelter ng Children's Joy Foundation Incorporated dahil ito sa hindi pagtalima sa financial requirement upang makapagpatuloy sa operasyon. Kinasuhan na ang basketballistang si Jan Amores ng attempted murder matapos siyang mamaril ng nakaalitan sa basketball sa Lumban, Laguna. Ayon kay Lieutenant Colonel Jojo Sabiniano, spokesperson ng Laguna PNP, na ihain ang reklamo pero depende pa sa piskalya kung ito'y ibababa ang kaso. Samantala, hindi pa mahanap ng pulis ang barel na ginamit ng basketballista matapos umanong itong ihagis. Samantala, patay sa tuklaw ng ahas ang 17 taong gulang na batang lalaki sa Bagong Silang, Caloocan. Natutulog ang biktimang si James Sabarabar nang gisingin ito ng kanyang nanay dahil sa nakitang ahas sa may pintuan. Maya-maya lang ay biglang nagreklamo si James sa naramdaman itong pananakit ng tiyan at matinding pagkauhaw. Ilang oras ang nakalipas ay naitakbo rin sa ospital si James pero hindi na ito umabot ng buhay. Samantala, huli na rin ng matuklasan na may tuklaw nga ito ng ahas sa kanyang kamay. Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho? Tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Yon. Nahanap ko eh. Ako rin. Hindi ko makita. Ito, nakita ko na. Komportableng biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tigo 7 Pro. Ang Cherry Tigo 7 Pro ay mayroong 12.3 inches infotainment na mayroong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas swabing pagmamaneho. Kuya Romel Sitin, meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang mga gamit na ikakarga sa inyong mga sasakyan. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki rin po ng Cherry Tigo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan na at i-test drive na ang Cherry Tigo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyong lugar. Oras, bilis ng oras, ano? Iba talaga kapag Friday, ano? Totoo. At saka happy weekend. Medyo kahit na puyat ka eh, medyo ganado kang magtrabaho eh. Talaga naman. Because, napabanat ka ba ng Be My Lady? Kakantahin ko sana eh. Kaya lang, ayaw ibigay ni Ogie Alcacid yung mikropono eh. Yung one in a million. Eli, ikaw. Nandito ako. Ayun. Bakit ngayon ka lang? Ayun, ako sa smart. Mahal kita, walang iba. Ogie Alcacid. At kung galing nung Lani Misalucha, kung Bachero. May biritan bang nangyari? Iba. Saka yung Julian San Jose, magaling na bata, maganda pa. Talaga, at siyempre si Darren Espanto at ang Acapelago. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta doon po sa benefit concert na para po sa mga batang
may sakit na cancer dyan sa Philippine Children's Medical Center. Thank you din po sa mga nasa likod nito pong production na to, lalo na sa Outbox Media. Mrs. D, thank you! Yo! Bye! Happy weekend! Woo-hoo! Damdaming bayan! Susunod na! The thrill of...